Hey guys, welcome back to my channel. My name is Safran. I'm a designer. I also love building DIY projects. And pasensya na po sa mga subscriber natin na hindi tayo nakapag-upload this past few weeks dahil may inasikaso tayo na project and sobrang busy ko and hindi ko na na-edit yung ibang video na ginawa ko. So, bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin or gusto ko lang i-shoutout yung isa sa mga subscriber natin na bago na si Job Well Done. So yeah, shout out lang sa iyo and i-flash ko rin yung comment niya dito sa screen. And yeah, so yung project natin ngayon is gagawa tayo or ipapakita ko kung paano ginawa itong aking retractable sunshade. So as you can see po, nakalagay po dito sa itaas. So pasensya na kung medyo blown out yung video kasi yung araw is medyo malakas. So yeah, so bakit mo ba kailangan ng isang sunshade or isang sunscreen sa isang bahay? So basically sa loob or sa isang buong bahay, ang isa sa mga nagbibigay ng init sa loob is yung mga bintana at saka yung mga pinto na most especially yung glass. So yeah, so basically yan yung isa sa problema ko kayo. Even though I designed this whole office of mine in a way na medyo or ma-maximize ko yung natural ventilation, which is the sunlight, natural light, and then also yung natural ventilation ng airflow. So kasi dito sa amin is this is facing west and then the other side is gonna be east. So the northeast is gonna be on this area. So bandang dito, so yung hangin na ma-maximize ko dito sa design ko dito na kinonsider ko sa design ng aking opisina or ng aking tiny office is yung northeast na hangin, which is the amihan. So yes, na maximize ko siya, but then yung isa sa problema ko is hindi ko mailagay yung pintuan sa bandang doon or sa bandang north, which is hindi masyado nakikita ng araw. So yung problema ko is yung pintuan ko is facing directly into the west side. So yan yung isa sa problema ko na pag tuwing alauna, alas dos or papuntang hapon to alas tres is na-expose siya sa sunlight. So isang problema pag yung mga pinto or yung mga bintana nyo is naka-face sa west is dahil for most especially pag glass yung ginamit nyo as a material is mabilis uminit yung sa loob. So yung iba, ginagawa nila ng solusyon na naglalagay sila ng kortina. Yes, nakakatulong yung paglagay ng kortina, but then in the long run, kasi yung problema dun sa pag naglagay ka ng kortina is parang pinifix or inaayos mo yung problema sa loob. So yung nangyayari dyan is pag na-hit ng sunlight yung glass is pumapasok na yung init sa loob, tapos nilagyan mo lang ng kortina and then yung kortina is nagbablock ng init para hindi ka mainitan directly sa loob. So yung problema doon is yung init na nasa loob in between the glass and also yung kortina is nandoon. So yung problema noon is dahil nakapasok na yung init is flow talaga yon pa loob. So isa sa mga solusyon doon is for example is yung mga malalaking bahay na may aircon is palalakasan nilang yung aircon, but then yung problema doon is lakas din yung kuryente nyo. So ang ibang mga solusyon para maiwasan ang ganitong problema sa loob ng yung bahay is mahaba yung bulada ng yung roof. So yan yung eaves na magko-cover. So as you can see dito sa aking tiny office is maliit lang siya, is just a 0.6 meter. So basically hindi siya mahaba. So and also one of the other solution na makikita mo in some other modern design buildings are vertical louvers, horizontal louvers, and even yung mga electronic controlled na sunshade. For example, yung sa Abu Dhabi na building, so ipa-flash ko lang dito sa screen na it's an electronically controlled sunshade. So nagre-react siya kung nasaan yung araw, so nag-o-open yung hindi nakikita ng araw, and then pag nasinaga ng araw yung part na glass is nag-o-open yung parang payong na cover. So yan yung isa sa mga effective na solution for this kind of problem, because yung outer skin, so same lang sa skin natin, so
pag nasa sunlight ka, nilalagyan mo siya ng sunscreen. So may sunblock ka nilalagay sa labas, hindi sa loob, hindi mo siya iniinom. So yan yung isa sa mga solusyon dyan is yung problema isolusyon na natin sa labas para yung init na mangyayari is nasa sunshade tapos glass, so nasa in between. So pag may hangin na dumaan dyan is mawawala or matatanggal yung init. So yan yung isa sa mga principles na ginamit ko dito. So ngayon ipapakita ko kung paano ko ginawa itong aking 2-in-1 retractable sunshade. So ayun guys, before tayo mag-start is ito yung mga materials na ginamit ko para dito sa project na ito. So ito yung gagamitin ko para screw itong tarp dito sa pipe para ma-secure siya, para malaki yung ulo na kakapit sa tarpaulin patungo sa pipe. So now I'm going to install this one. So ayun guys, gaya na sinabi ko, gumawa ako ng custom washer para mas ma-secure yung tarpaulin na i-attach sa GI pipe and para hindi madaling mapunit yung tarpaulin. So next na ginawa ko dito is nilagay ko na yung mechanism para mas smooth yung pag roll up and down ng buong sunshade. So yung ginawa ko lang dito is naglagay ako ng dalawang butas para hindi pumasok yung bearing all the way sa loob ng GI pipe. So yung purpose nito is lalagyan ko siya ng bolt. And then lalagyan ko din ng dalawang butas or dalawang bolt sa may harapan para hindi lumabas yung bearing. So yan yung magiging stopper ng bearing para hindi siya magalaw. And then naglagay ako ng isang bolt para ma-secure yung bearing in place and para yung mechanism lang ng bearing yung mag-engage in case pag ginagamit ko na. So yung mechanism ng whole assembly na ito is just very simple. So it's just the bearing and the bolt. So ito lang yung ginawa ko para i-attach yung bearing dito sa loob ng pipe. And then this last bolt isa yung directly na tumama sa outside diameter ng bearing para hindi siya magalaw.
And now, para hindi mahulog yung whole sunshade, is naglagay ako ng tech screw or a hook para itali ko yung dulo ng lubid. And now it's time for the final testing. Now na nakita ko na fully working na siya, and then yung bearing is nag-work din, and it's very soft to control up and down. So ngayon is naglagay din ako ng parang counterweight sa ibaba para hindi madala ng hangin. So yung ginamit ko na counterweight dito is a PVC pipe. So depende na lang kung ano yung makikita nyo, either 1 inch or a 1 half inch na PVC pipe. Siya nga pala yung isa sa magiging gamit ng aking sunshade. Ito rin ay magiging rain screen. So yung pag mainit is ginagamit ko siya para hindi makapasok yung init sa loob ng aking maliit na opisina. And then pag umulan is pag may ginagawa ako, nag-DIY projects or may DIY projects na akong ginagawa, is maaari pa rin akong makagawa sa loob. So tara, ibababa ko na. Now guys, is nababa ko na itong aking sunshade. Now is fully covered na ako from the sun. Now is gagamitin ko siya as a rain screen. So ang gagawin ko lang is hihilain ko itong baba, and then ikakabit ko dito sa kabila, which is dito. Kasi may nilagay ako na pulley doon para mahila ko siya or para maka-horizontal siya. Na magagamit ko siya as a canopy or as a roofing. So ayan guys, magagamit ko na siya as a canopy or as a roofing. So yan yung isa sa magiging solusyon pag nag-uulan, and then may ginagawa ako. And also most of the time is nakaganyan lang yan kasi palaging mainit dito, and then paminsan-minsan ay umuulan. And then pag naglalaba si mama is nako-cover din yung part ng labahan namin. So ayun guys, maraming salamat kung nakaabot ka dito sa part ng aking video. And I think that's it for this video. Oh, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa akin channel, and see you next time on DIY Architect. Peace!